The Billionaire's Affair, Part 6. Binigyan ni Natasha ng instructions ang sekretarya. Pagkatapos ay iniwan na siya nito sa opisina. Lumapit siya sa dingding na salamin at hinawi niya ang grapes doon. She looked over, above and below. Hindi naman ganoon kataas ang kanyang gusali. Anim na palapag lamang iyon at nasa top floor siya. Nabili lang niya iyon sa isang Chinese na nalugi ang negosyo. Dati nangungupahan lang siya ng isang unit sa isang commercial complex sa Mabini. Naroon na ang lahat, dikit-dikit na ang mga mesa ng kanyang mga empleyado. Those were the days. Niwala siyang pwesto noon para paglagyan ang mga paninda niyang damit. Siya na rin mismo ang nagde-deliver niyon sa kanyang mga customer. Wala siyang sasakyan. Naalala pa niya ang pagod, ang hapdi ng init ng araw sa kanyang balat. But she did not give up. In less than 2 years ay binuksan niya ang kanyang kauna-unahang pwesto sa Harrison Plaza. The store was called Everything dahil hindi lang naman talaga mga damit ang balak niyang itinda roon. Hindi nagtagal, mayroon na ring mga accessories, gift items, bags, everything, lahat sa mababang halaga. Ngayon, may halos 50 sangay na ang Everything sa loob at labas ng Metro Manila. And then, everybody was born. Isang ice cream stand sa food court ng Ali Mall. Mula roon ay kumalat na rin sa iba't ibang mall ang Everybody, na naging Everybody Loves Ice Cream. And more businesses were born. All of them she would turn over to Baron. Kumatok ang kanyang sekretarya. Mr. Mendez is here, ma'am. Anito. Let him in. Nakita na niya ang figura ng lalaki sa likod nito. Light blue shirt, khaki slacks. Her heart did a topsy-turvy. Hello, am I late? Barito nung wika ng lalaki. No, I told you can come anytime. Aniya. It's a nice place. Tumingin ito sa paligid ng kanyang opisina. Nice office. Lumapit ito sa isang panig ng dingding, kung saan may mababang cabinet na puno ng mga framed photographs ang ibabaw. Sa itaas niyon ay isang malaking painting ng mga ibon. May pangalan ng lumikha. Nagambag-ambag ang lahat ng kanyang mga empleyado para mabili iyon at mairegalo ng mga ito sa kanya. 4 na Pasko nang nakararaan. Thanks. And nice view. Sa salaming dingding naman lumapit ito. Sir, would you care for a cup of coffee? Tanong ng kanyang sekretarya rito. No thanks. Lumabas na ang kanyang sekretarya. Are you sure you want me to have all of this? Tanong ni Baron sa kanya. Baka naman nabibigla ka lang. Pinaghirapan mo to. Final ng desisyon ko. I just want a simple life. What will you do? I can teach. Teach? As a teacher? Baka tumandang dalaga ka. Halika, ipakikilala kita sa mga tao ko. Wika na lamang ni Natasha at nagpatiuna na siya sa pinto. Pero pinigilan siya ni Baron na buksan iyon. Hinawakan nitong kanyang kamay. You look so lovely, but I prepare you in drug. Anitong may hint ng kapilyuhan sa mga mata. Hinawi niya ang kanyang kamay. I've instructed my secretary. They should be ready by now. Binuksan niya ang pinto, half expecting and maybe hoping Baron would stop her again. But he did not. Ma'am, nasa conference room na sa ibaba ang lahat. Wika ng kanyang sekretarya. Good. Nagpatiuna na siyang nagtungo roon. Nasa 5 palapag ang conference room. Mayroon ding conference room sa 6th floor. Pero mas malaki yung nasa 5th. Kaya doon niya pinapunta ang kanyang mga tauhan. Halos puno ang conference room. Nasa kabilang bahagi ng mahabang mesa ang kanyang mga tauhan. Habang nakatayo, si George ang sumalubong sa kanila. Napansin niya ang kakaibang tingin nito kay Baron. Worry? Understandable naman iyon. George was good, pero territorial. Parang leader ito ng wolf pack. Bantay sarado ang nasasakupan nito, kaya threat siguro ang tingin nito kay Baron. Good morning, everyone. Wika ni Natasha. I've got an important announcement. Hindi excitement ang nabasa niya sa mukha ng mga empleyado, kundi takot, disappointment, sadness. I understand how you feel. Wika niya at sinulya pa niya si Baron.
I'd like to introduce to you Mr. Baron Mendez. Some of you or maybe all of you already know him. His family founded the SDL Corporation. Nagtaas ng kamay si Andrea. Tinanguan niya ito. Ma'am, is Mr. Mendez buying us? He is. Biglang nagbulungan ang iba. Ang tono ay parang nagproprotesta. Wala kayong dapat ipangamba. Aniya sa mataas na boses. Tumahimik ang mga ito habang nagpatuloy siya sa pagsasalita. Wala ni isa man sa inyo ang mawawala ng trabaho. The only person here who would lose a job is me. Mr. Mendez will be taking my place as owner and chief executive of this company. Mr. Mendez here has complied fully with the terms of the sale. Ruiz Group will operate as it is. No administrative, management, marketing policy will change unless deemed necessary. But only after 2 years of operations under his management. Tumangu-tango ang lalaki. Do you have anything to say, Mr. Mendez? Tanong niya rito. He smiled. Para sa lahat ang ngiting yon. At kitang-kita niya. Her employees at lalo ng mga kababaihan were being swept off their feet. Parang gusto na niyang magselos. Noon lang nakilala ang lalaki. Pero tanggap na agad ito. But that was good. She still liked him. Kahit desidido na siyang tapusin ang ugnayan nila. Naniniwala siya rito. In spite of his wealth, he was down to earth. Hindi ba't hinintuan siya nito noong lasing na lasing siya at naisipan niyang humilata sa kalsada habang ang isang motorista ay iniwasan at minusinahan lang siya. He had a good heart. I just want to announce that the first thing I'm going to do is throw a party. Here, we're going to have a ball, people. Deklara nito. Palakpakan ng mga empleyado. Sagot kong lahat. Siyempre won't spend company's money. He grinned again. Palakpakan uli ang lahat. Hail to the new chief! Sigaw ng sekretarya ni George. Once rumored to be his lover. Itinaas pa nito ang kanang kamay nito. Hail to the new chief! Sigunda ng lahat. Nginisian siya ng lalaki. It's gonna be fun. Anito sa kanya. This is not just fun, Baron. This is serious business. Paalala niya sa binata. Baka naman walang gawin ito kundi magdaos ng party. That doesn't mean we can't have fun. Right, guys? Right! Chorus ng mga empleyado. Okay, introduce yourself to me. Anito. Parang school? Anang isa. Natawa ito. Yup, I'm your new professor. Tell me all about yourself. At isa-isang nagpakilalang kanya mga tauhan dito. I'm Marie Razon, married mother of 2 kids. I've been here since I was 22. Tell me why I should keep you. We thought, protesta ng isa. Sinenyasan ito ng lalaking tumahimik muna ito. Well, ani Marie. I'm good at my job, very dedicated. Show me your talent. Nagkangitian ang lahat. Talent, sir? Uh-huh. Marunong ka bang kumanta? Sumayaw. Ano? I can sing. Okay, sing. Humugot ng malalim na hininga ang babae at bumanat ito ng kanta. Pumikit pa ito. Sabay nagpalakpakan naman ang lahat. Is that the best you can do? Ani Baron, hindi tumatawa kahit ang lahat ay malapit ng mamilipit. Pati siya ay napapangiti na rin. Kahit hindi niya malaman kung anong gustong palabasin ng lalaki. Sir, wika ni Marie. Sorry, you're out. Anang lalaki. Naghagal pa ka ng lahat. She was totally, absolutely clueless. Bakit nagtawanan? Bakit natuwa pa ang mga ito? What do you mean she's out? Angal niya sa lalaki. He just grinned. Next, I'm John Malate, sir. I can dance. Anang isa sa mga janitors. May hawak pang map. Tumangu si Baron. At bumanat ng sayaw ang janitor. Sinabayan pa nito iyon ng kanta. Tawanan na naman ang lahat. Everyone was laughing so hard. Obviously, her people had the time of their life. Kahit tapos na magpakilala ang lahat ng naroon at magpakita ng kanya-kanyang talent, hindi pa rin tumitigil ang mga ito sa pagtawa. Eh sir, kayo po, anong talent nyo? Tanong ni John the janitor. Masyado nang at home. I can dance. Pagmamagaling ni Baron. Pakita nga sir. O joke ng lahat.
lalo na ng mga kababaihan. Nakita niya si George na napailing, pero mukhang nasisiyahan din. Nakisabay na rin ito. Parang gustong gusto nitong makitang katawa-tawa si Baron. Sa isang kondisyon, wika ni Baron. Ano ho? Hindi niyo kukunin ang sweldo niyo ng isang taon. Biglang natulala ang lahat. Joke lang, bigla kayo naging seryoso. At para sa inyo, sasayaw ako. Baka sabihin niyo wala akong pakikipagkapwa-tao. Magsitabi kayo, I need space. Nakangiti na wika ni Baron. Hinila pa nga ng mga empleyado ang conference table para mas lumaki ang espasyo para dito. Pumagit na ito. This is for you people. Anito, animo concert king. Tumingin ito sa kisame, pumikit at yumuko. Nang tumunghay ito, bumanat ito ng sayaw at kanta. Sa kanya pa humarap ito, at umindak itong animo ay macho dancer. Macho dancer na may rayuma at arthritis. Ang tigas ng katawan. Kapag iginagalaw nito ang balakang nito, sumasama ang balikat at ang ulo. Pero iwan ang mga paa. Parang nakasakay ito sa invisible kabayo. Napahalakhak na si Natasha ng tuluyan. Stop it, Baron! Para ka ng eng-eng dyan. Aniya, mas masaya na maging ganito paminsan-minsan. Wika nito. At bumanat na naman. Iba namang step, pero ganoon pa rin ang dating. Mas graceful pa ang puno ng mangga. Napaatras ang dalaga. Enough! Sigaw niya. He stop. Okay ba? Am I in or out? Tanong nito sa lahat. In! Sigaw ng lahat. Hehe. Ang lumabas sa bibig nito. Simula na ng kalbaryo nyo. Napatingin siya rito ng masama. Biro lang po. Gusto ko lang na ma-at home sila sa akin. Binalingan uli nito ang kanyang mga tauhan. Tuwing umaga may production number kayo ha? Tumawa na naman ang lahat. At halata na masaya. Alright, that's it for now. Nice meeting you all. I'll see you again soon. Wika ni Baron. Dismissed. Yes, sir. Isa-isang lumabas ang mga empleyado. Si George ang nahuli at nagpahuli. Lumapit ito kay Baron. I think it might just work, pare. The latter just nodded. Would you work? Usisa niya. Dahil parang kakaiba at may laman ang sinabi ni George. Si Baron ang sumagot. Nothing. George nodded and headed out. Sila na lang ni Baron ang nasa silid. What was that all about? She demanded. Hindi ka ba nanonood ng TV? Not much. Manood ka ng TV minsan para malaman mo. Kumending pa ito at kumanta. Am I in or out? Ewan ko sa'yo. Bahala ka. Kapag nawili sila, problema ko na yon. At bigla siyang inakbayan ng binata. Wala ka namang gagawin. Let's go sailing. No. I insist. Hindi ko bibilhin ang kumpanya mo. Pananakot nito. Napabuntong hininga na lamang si Natasha. Baron, I told you let's stop this. I'm sorry na nagawa ko yun. Pero narealize kong malaking kalokohan lang yun. Masaya naman, di ba? May gagawin pa ako. You're lying. Let's go. Hinigpitan nito ang pagkakaakbay sa kanya at iginiya siya nito palabas ng pinto. Let me go! Ipapakita ko lang sa'yo ang yate ko. Malay mo, mataypan mo at bilhin mo. I'm not interested. Please, I thought we were friends. We can't be friends. Why not? Hindi naman ako masamang tao. Hindi mo naiintindihan, Baron. Naiintindihan ko. Pero intindihin mo rin ako, I like you. I enjoy your company. No pun intended. He grinned. Gusto kitang kasama at kausap. But, come on, you like me too, hindi ba? Maano man kung ma-inlove ka sa akin. Walang nagawa ang kanyang pagprotesta. Probably because it was weak in the first place. Gaano man kahigpit ang pagtutol ng kanyang isip na makasama uli sa isang pribado and needless to say romantic place si Baron, wala namang magawa iyon sa kanyang katawan na hindi man kalad ka rin ay kusang sumusunod dito. His boat was 55-footer pilot house. Puti at asul ang kulay niyon with just a touch of red. Nasa upper deck ang pilot house. Just behind the control panel
was an L-shaped couch, striped na itim at puti ang upholstery niyon. Towards the back was the stairs. Pagsampan nila sa yacht ay sa itaas muna siya dinala ng binata para nga ipakita sa kanyang control panel, state of the art. By the looks of them, he pointed to a square black box with buttons on it. Autopilot, wika nito, with the pride of a grandfather showing off pictures of his grandchild. Powerful multifunction steering system. Steer the boat the way I would. He was bragging but he did not come across as a braggart. She wondered why. Pagkatapos ay iyong tila computer naman ang itinuro nito. Gray ang kulay. Black box radar, so we won't get lost. It also a fish finder. Kung type mo mag-fishing. Alright, I'm impressed. Wika ni Natasha, in a dating manner. Kaya siguro hindi siya nayayabangan dito kahit nagmamayabang ito. He was just like a little kid showing off a favorite toy. He grinned. Why don't you sit there first while I start this thing? Okay. Naupo siya sa couch. Pasado alas 5 pa lang ng hapon, pero medyo madilim na ang paligid. Palapit na ang Christmas season. Mas mahaba na ang mga gabi kaysa sa mga araw. Medyo malamig na rin ang hangin, lalo na sa kinaroroonan nila. But she loved the breeze and the smell of the sea. Maya-maya ay naramdaman niyang gumagalaw sila, palayo sa dock. Seasick already? Biro ni Baron, abala pa rin sa mga gadgets ng yacht. Sorry to disappoint you, wika niya. Hindi siya mahiluhin sa kahit anong uri ng sasakyan. She crossed her legs. He smiled at her. Soon they were approaching the breakwater. Where are we heading? Tanong niya. Mindoro, I have a resort there. Tomorrow kung gusto mo we'll dive. Wait a minute. Napatayo si Natasha. How long do you intend to stay there? Depende. You see, I don't really plan. We have things to do here. What about the sale? Umaasa ang mga tao kung maayos na yun sa lalong madaling panahon. Humarap ito sa kanya. Humalukip-kip. Must we worry about such things, Natasha? You bet we must. That's why I made this boat as high-tech as it can be. We'll be there without being there. Relax, okay? Hinarap uli nito ang mga gadgets. At nang makalampas na sila sa breakwater, ay bumaling ulit ito sa kanya. That's it. Let's go down to the main deck. Hinagip nitong kanyang kamay. Hindi muna nito binuksan ang pinto sa ibaba ng hagdan. Close your eyes. Wika nito. Pinagbigyan niya ito. Okay, here you go. Narinig ng dalaga ang pagbukas ng pinto. Open your eyes. She did. Bumulaga sa kanyang interior ng cabin. Made of walang duda. Cherry wood. Ang carpet at upholstery ng mga couches ay kakulay ng butter. Ang unang makikita pagpasok ay ang kitchen counter. Hugis yun na nakatagilid. Sa ilalim ng counter ay may built-in TV and stereo rack na pwedeng sarhan at magmumukhang cabinet. Sa likod niyon, sa loob ng U ay may gas range at iba pang gamit sa kusina. Naroon din ang lababo at ref. Sa bukana ng U ay may hagdang may tatlong baitang patungo sa mga bedrooms at banyo marahil. Hindi iyon ang unang yating napasok o nasakyan niya. Kaya more or less, ay alam na niya ang kalimitang floor plan niyon. Sa kaliwa at kanan nila ay glass windows na natatakpan ng beige na blinds. On the left wall, below the window, was another L-shaped couch, the color of butter. May malapad na center table sa may harap niyon at may nakahanda ng dalawang plato at wine glasses. Sa tapat niyon, on the right wall, were two armchairs of the same color, facing each other. Sa pagitan ng mga iyon ay isang mesang bilog. Make yourself comfortable. I'll heat our dinner. Wika nito. This is expensive. Wika niya. This is how everybody ought to live. Wika nito. Tila guilty na itong nagtatamasa ng mga ganoong karangyang bagay. Samantalang iba iniwala kahit nakapirasong kutsyon sa higaan. He entered the U-shaped kitchen. Muling iginala ni Natasha ang kanyang mga mata sa kabuuan ng yacht. Maybe she should buy her own boat and live at sea. If I may ask, how much is this thing? Tanong niya sa binata.
original price was $500,000. Alam niyang wala siyang mabibiling yate sa halagang ganoon sa pera ng Pilipinas. Yup. Pero ipinarenovate ko tong interior. And then there are gadgets. All right, I get it. She could afford it. Sa loob-loob niya. May ipinasok ito sa oven. Naiinggit ka? Biro nito. You bet. Amin niya. I'll introduce you to my broker kung gusto mo rin. Anito. Pag-iisipan ko muna. Dinampot niya ang bote ng wine na nakatubog sa yelo sa ibabaw ng mesita. Do you mind? No, go ahead. Anito. Hinagisan pa siya nito ng pantanggal ng cork. Sinalo niya iyon at binuksan niya ang wine. Sinalinan niya ang dalawang baso at dinala ang isa rito. Thanks. Anito. I'll look around. Aniya. Go ahead. Dinala niya ang kanyang baso at umakyat siya sa hagdang may tatlong baitang. Just as she had guessed, sa kitchen ay may dalawang silid. Ang una ay mas malaki sa pangalawa. Sa pagitan ng mga iyon ay ang banyo. The first bedroom was a surprise. Inaasahan niyang ang kamaroon ay kakulay rin ng mga couches sa labas. Pero hindi. Natatakpan iyon ng bedsheet. Nakakulay ng coral reef. Ganoon din ang mga unan. It's look inviting. So comfortable. Parang nakakagilty nga kung siya si Baron. How come he had all this while most people did not? Nakadikit sa dingding ang king-size bed. At sa kabilang dingding ay may malaking aquarium na parang built-in din. Over and below it was the cabinet. Beside them was a small dresser and a mirror. Natatabingan din ng blinds ang bintana. Hinila niya ang tali ng blinds. At napanganga siya sa nakita niyang tanawin. Kung kanina ay nag-aagaw pa lang ang liwanag at dilim, ngayon ay medyo lamang na ang dilim. But there was still a hint of sunset on the horizon. It was lovely. Naupo si Natasha sa kama at pinagmasdan niyang tanawin habang iniinom niyang kanyang wine. Napakaganda ng lugar. Napakapayapa. Wika ng dalaga sa sarili. At dito na po nagtatapos ang ika-anim na kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po.